Nguha na Sabado sa isyon tadaw, sa atin daw na itampok ang Bandilyo News Mag. Kin kaming mga dataong magsurat, matakot kami niya mga pananakot nila o harassments nila, sisay na palan magsurat. Usad na Facebook page na pinagimanihar ning usad na buhinan, veteranong journalist, ag maustik na parasurat na si Tess Salamangke Dilima. Kaya dapat anasada parasurat, you should have the moral courage. Kinuday kanyan bay na. Kumusta man tabi ika, Miss Bandilyo? Maray. Para kasagsa na pagluya. Sige, primero, in behalf niya ding Buhi Magazine, nagipasalamat kami na pinagtatauan mo kami na ma-interview ka sa pinaka-importanting issue at bagay-bagay din sa ato na banwaan. Uy, bago palan kita magpunta, be. Ting. Mag-greet na una ko sa imunin. Happy birthday. Happy, happy birthday. Thank you. Pangduwa, congratulations na anabuhi forum ag buhi magazine na ika among administrador, ika na pala na sumbungan niya na banwaan. Okay. Na uugma ko niyaan, naka-establish kang credibility. Gustong sabihin sa imo na nisumbong nga mga tao. Gustong sabihin da sira o kinagkuman pag tiwala kulang sa mga dapat sumbungan. Congratulations, keep it up. Oh, thank you very much sa Miss Dilima. Isi mo kaya naging prinsipyo na o naging advokasya na niya na Buhi Magazine, nagbuhi forum, na dapat o da ignoranting buhi nun sa sadirin niyang banwaan, saan man sira sa kinaban. Oh, very good. Kasuuno mo na itugdas ading Bandilyo News Mag sa Facebook. July 16, 2019. Di ko analilingawan. Ta, after 1 week, na pagtugdas ko niya to, ang kutulo sa ako nagbaano from the police department na ako pinagraid. Nyuga di. Kaya lang grabe yung uran niya to, akin kinaudma na sana ako magpunta. So, unong naisipan mo aga, uno na sa imong buheto, kintay nga ta, na itugdas mo ading Bandilyo News Mag? Yung primero, gusto ko sanang magsurat nin mga features about plants, about the environment, about people. Na yung while mientras na nagiigat kitang ba nawo niya mang Dios. Amo basa nga ding magibuko, kontribusyon ko sa komunidad. Ta amo man na ding namuyan kong trabaho maski eda pirak. Tell me something about your family. Ang kwako, tulong agin. Primero si Azerbaya, si Mania. Nakasigod maniyang buhi nun. Nagbasi si Radto sa Metro Manila. Duwang agin, Bright Girls. You graduating 1 of July, grade 12, sa Taguig Science High School, apparently ranking number 1, barring any other. Pangduwa, si Karen. You balo niya to ni Angelo Reyes. Duwa man na agin niya, si Laika at si Mitch. Si Karen is in Spain. Ni kayod maray ta ang kumabay pa iskwilang usad.
And then si Mijun, my biological son, police. Prainom, pero di niya pigamit ang pagkapulis niya para mangikil para ang kuya ay inom. By and large, maraya agin. Isad pang latest achievement na naisyan kong ani, later part, ako yung pinaka-ultimong nakaisi na iyapalan adto sa examination yung Napulcom, he ranked number 13 sa enterong Pilipinas. Laog mabaga. Uno ta among napili mong profesyon ana journalism o pagsurat? Ana journalism maan. Di ko nga niyan isikin uno at trabaho niyan. Kaya lang kaso ako grade 5, yung sumang kong ipatnood, Salvador. Di atinistad to, para basad to. Kami mga agin, malaribok. Ado sa natad naman, malaribok naman. Kami nagiyaman. Nguan, binaano ako niyan. Taas nga ni Didi Teresita. Sabi niya doon yung patnood ko. Panikuman ako. Kinutis ako niyan. Kutis na makulog. Yung sabi niya, ata ngaya ding pibasa ko ngaya malauyay. Maurag niya ding journalist ngaya di. Di ako na ibi ako niya itong pinaltukan ako niya. Puon niya ito, sabi ko. Ay, ako gusto ko pagdakago ko maging journalist man. Maski di ko pa isikin ano yung trabaho niyo journalist. Ta, yung punto ko manad to, ngayon hindi na ko niya pagpaltukan otro. Yung para rebook. That basically is the story kinunuta mo yakong maging journalist. Pero kaso ako sa high school na, develop naman yung writing skills ko sa mga nyo, essay writing contest niya to sa UNEP datian niya itong MMC. Nag-first, yung kuha ko, pyesa, yung premium, 50 pesos. Pero yung sintabo man niya to, agkubalor. Malata yung tuition naman niya to, 7 pesos kada bulan. Kaya, big money para sa usada estudyante. Eventually, pag-college, amo na itong gusto ko. So, saan ka nag-college sa... Ay, ito sa FEU, Far Eastern University sa Manila. At to, di, ana, iskwila na to. Ako kami, the FEU advocate na pisabi. Ito sa weekly newspaper of the FEU community. Pero fundamentally funded. Nyo nga, may na-estudyante. Nyad to pikulikta sa amin every semester, 5 pesos, kada estudyante. At that time, UFEU was the most populous university in all of Asia. Kaya, mauyay, yukuan naman. And then, pag second year ko, nag-apply akong reporter. Ang kunyad to announcement na nga, we need cubs, mga cub reporters. Di nag-apply ako, nag-agawa may examination, nakalug ako. Nyad to junior reporter, o da nyad to allowance. Pag utro semester, naging akong senior reporter. Ang kunyad na nyad to 30 pesos allowance per month. And then, agkunyad to naman, nag-overhaul yung editorial. Nag-rank akong number 4 at to sa mga nag-exam. Which automatically gave me the opportunity to be the news editor. Ay, maray na nyad to. Agkuna scholarship. Dakul-dakul na nyad to yung allowance. 75 pesos. Pwede na. Nyad to yung dormitoryo, 80 pesos.
per month pwira laundry. Muha na to sa ato sa FEU. Nyo sa mga advisor niya to, si Benji Defensor. Iyan niya to nyo managing editor of the Manila Chronicle. Ay, amuan to mga kalaban-laban nyo Manila Times. For another, na mga ning advisor naman si Benji Defensor, ang kupad to nag alalay sa editor ko, si Tess Villa Agustin, na yung boyfriend niya at that time, na mga nang naging sagad niya, was UPI correspondent. Si mo, UPI is United Press International. Isad pa si Berhel Santos, na sagad niya ni Juan, si Chit Roses Santos. Pareho man ang mga prasurat. Kaya matitibay yung kuha na mo niya to. Pati sa desk work, press work, talagang makatuudi ka. Mauya yung kuha na mo. And then yung mga maestro na mo niya to sa journalism courses, mga subjects, especially yung libel laws, mga authors, nin mga libro. Mauyay talaga ting. Kaya, adto pa sana sa exposure na adto, makatood na ka. Yung professor naman sa, adto si Orindain niya to, si Tony Orindain, yung nag-author baga niyo, was it local government code? Da, kami niya to ibang pigibo. Puro sana cases, all about libel. Kaya, tuok ako sa libel laws. Kaya di ako natatakot niya na i-libel nga ya. Taunang-una, yung fundamentals naman, primerong natuuran naman ha, Journalism 101. Ana, journalism, news writing, and involvement mo sa periodiko, constitutional, basado sa constitution. Kuwaan eh. Hindi mo pwedeng alinun, maski nag-martialo na, didian paan 1935 Constitution and the 1973 Constitution, pating one sa 1987 Constitution, that is enshrined. Kaya di mo pwedeng, yeah, pagkuraan ako, naila-libel, welcome, no problem. Isi mo kaya pagtatawag kanya trabaho mo. Dapat basang kakatakutan. Number one, you should know your 5 W's and 1 H. Hindi mo ang natuturakan o matuuran mo man agbay dyan sa classroom, which yan to sa news writing naman, di kami yan to pipa uga sa classroom. Pipapunta kami niyan sa mga police department. Yeah. Give me the 5 W's and 1 H. Sa police, dyan ka. Sa blatter? Oo, sa blatter. Tak hindi mo makukuyo how and why. Ay mag-common sense naman sa naik ka. Tanganing mauyaya sa imong artikulo. Kaya di ba sa ako natatakot eh. Okay. Sa pagkabubuhay mo, nakasuhan naman ikang library? Ay, kadakul. Bago namukna yung bandilyo, 20. Absuelto nga min. Yung pag mukna yung bandilyo, usad sana. Cyber libel law. Crime. Yung nagkasusakun, si Councilor Tabalde. Dahil pinagsurat ko baya, kaso pinag-grade yung quarry sites niya sa De La Fe. Ang kuman ako ba siyan? Bantayan, nagpa-blatter. Ay, tinawan ako niyo pulis eh. Pinagtakot ako. Pati baga, miyembro pa'y kanya to yung sanggunian bayan. Nang I will sue her for 8 counts of libel. Hindi man ako niya natakot ha. Isip ko man na madidismiss.
kapag ika public official, mag-expect ikang matuyaw. Lalo pang rinakup yung sa imong quarry sites. Kaya di ba sa kunya to na adit? Di ba sa kunya to na adit? Taon mo daw kami ni Agbay na may pinsa simpleng kapaliwanagan. Pauna na sa da journalist o daba baka para surat matamaan ni kanya ring kasong libel. Sa pagkakaintindi ko, duwasa ng sitwasyon. Two things, sir. Primero, taduwasa naman talaga eh. Primero, nung kay kang magsurat na naisadaan PUTA. Maski ustong PUTA. Maski para pabakal, di ikanyan magsurat, tatatamaan talagay ka. Isusurat mo, convicted prostitute. Bagaan. Kaya, careful kita diyan. Number two, maski ustong maunas, di kanyan pwedeng magsurat na ika maunas o iya maunas. Never. Talagang tatamaan ika. You write, which I always did, convicted thief or convicted plunderer. Arag ba ganyan to? Kierap? Yung panaw niya kasi ma-impeach after his impeachment, pinagkasuan niya. Ta di man ika pwedeng, di man ika pwedeng kasuan kini ka presidente unless you are out of office. Eh, pagka-impeach niya sa kanya, di da na. Amad tong kinasuan niyang plunder. Which means, na plunder ba guys? At least 50 million pesos. Asa imong na malgastar. Pagpararisahin mo, yung mga articles niya to, all about ERAP, ano isusurat mo diyan, o saan niya para surat? Estrada, a former convicted plunderer. Libre ka diyan. All others, di basang ika mag-grad ko tadarugan mo, ika, tatamaan ni libel, di basang, lalo ang mga lalo kamu o ikata nag official man ika, dapat careful kamu. Di kamu paka onion skin, nakin kamu natutuyaw niya ng mga taga media. Lalo pa kin ako, tadi man ako nisurat, uda basiyan. Magin kinbagani, just be careful. Tapos, dapat maiwas sa pananaw ninyo na pag kamu public officials, gustong sabihin ni patangran kamu o pitangranan kamu niya nabanwaan niya mga nagibayad nin buwis. Di kamu pa ka-union skin, kin kamu natutuyaw, lalo kinsala kamu. Tamaski, tama na nga ni, di pa nang guide na ika pwedeng kaming mga taga-media, di kami pwedeng tamaan. That is in the exercise of our duty as journalists. Kaya nga ni kami piba nung fourth estaters. Nasakuan eh, it is so enshrined in a democratic society like the Philippines. So, ano sabi man kaya niya na ibang mga politician or mga public official, pag natutuyaw o naisusurat ninyo, sabi niya na ibang suportadores o minsan mismong mga politisya na nararaot na reputasyon nila ninhuli sa nabanggit ng artikulo o naipost man sa social media. Puno man sila maraot naman na kami nisurat man sa nabasadi sa kaustuan. Sira man sa nang niraot niya sa diri nira. Taalangan man akong magpundar nin istoryang pag umawon ko palan, kamu, maski sa lagi po ninyo, di man pwede. Jesus Maria, muya mo palan pag umawon, gumiboy kang tama. Gumiboy kang tama o kamu tama. Example, ang ading baliti. Kinpalan kami o kita, tanag ko ba yung Buhi Forum and Buhi Magazine, kinpalan kita, hindi niya ito nagtuyaw,
ay siguro na pagmata kita ito na. Da na. No more poor man's air conditioner. Didi sa banuan na buhi. Yung tama sana nga ni, arag niyaan. At ito sa nabasa ko, sa Sanggunian Bayan Minutes, na nagi ni Ayat, si Butch Malaya, na maggibo, magpas ng resolution yung Sanggunian Bayan, asking the BBWAT, na to do away with the circuitous process of cutting trees. Tasira bagaan ako authority ani. Gasa ako niya to. I was so furious talaga ting. Yaga-yagaan mo an na pribilihiyado. Wa bagaan Republic Act ipinasaan niya Kongreso in 2018. Di ako analilingawan ta. Agko kitbaga kita niya tubuinan. Si Orestes Tayag, he was a party list congressman. Iya yung nagsabi sa kanya to na pasado na ana inay paslo. It is an all-embracing law. Magpun pa niya tong all about environment. Kaiba na yung illegal quarry ni Tabaldi. Kaya nga mag-ayat nin exclusion. Malasupog. Di ko ang gusto eh. Ni giluwas na ignorante yung nagsurat niya to sa Sanggunian Bayan. That is utter ignorance of the law. Basicaan eh. Ipa-imyenda na una niya. Kin mo yan niya. Mag-kongresista ya. Kino ko maglabiya sa kongreso na di i-imyendaan ta yung balite at gusto naman po yun. Pero kin ika magpakiusip sa nasa Sanggunian Bayan, natugutan na utun, yung Sanggunian Bayan na mo magisuratin sa BBWAT, sala, talagang wrong mistake. Diyan pwede. After niya tong college, uno na yung naging professional career mo sa journalism? Pagsurat man, Dayaday. Although, nag-graduate ako November 1972. Bago ako nag-alin sa FEU, nag-martial law na. Kaya pag-martial law, da naman disowned na yung FEU advocate. Tapanaw ni Marcos. Kaya ugoy kami niya tong nag-reconnect. Ta grabe yung banding naman. Nagkakinitan kami nito sa usad na coffee shop, The Little Prince. At to kami nag-reconnect. Pero after that, yung Balalong, The Balalong, owned by former governor, former congressman, Juancho Trevino. Yung editor-in-chief niya to, si attorney Fred Tria. Ay, pambihirad to, si Pidong. And then yung editorial writer was Luising General. Yung ama niya din ni Luis Ruben General. Kung ayating, you can compare him with the editorial writers of Metro Manila. Pambihira. Kaso yung magrana, salamat sa Diyos. Agkong isad na editorial writer roman si Mr. Ubias. Kuwaiya, second to Attorney General. Kaya lang tada naman si Luising, diyan ang pinakamaurag editorial writer diyan sa Naga Media. Pirmi pa yung pirani, pikausipian niya ng mga kagsadiri niya periodiko ta, ang nakadakil man dyan sa Naga, para puro publisher, di man mga tataong magsurat. Unwa dapat gibuhon, tanganing ang mga parasurat o maski na ding mga nag-aspirar pang magsurat,
makakolekta sira ning tama o accurate na impormasyon ag makaibitar sira sa libel. First, 5 W's and 1 H. Who, what, where, when, why, and how. Basta agoy kanyang dato saan, malilibre ka sa libel. Pag sa hard news, da ako nakikitang sitwasyon na ika malalibel sa mga opinion writings niyan. Tadi diyan na nagiliog yung sa imong payas. Unong mga artikulo o content na gusto mong ipagparasurat? Investigative reporting. Mga anomalya sa gobyerno. Maugma. It's very risky. Pero na satisfaction. Malaoyay takin bagani. Naiibay ka sa ibang mga parasurat. Which means, kumay ka eh. Maigus. Creative. Kung bagani, iba na kategorya mo sa sakanda. Tamas kipi sabing hard news, depende yan sa pag-iangulo mo niya na article. With that angle, ani, nagiluwas yan yung sa imo mana. Your craftsmanship, yung experience mo, and amon pi sabi nilang bias. Pero speaking of bias, di ako nituunting na ikaw bias. Ukin ngaya. Uno pang mga periodo ko dyan sa Naga, da sila biases, mga taga-radyo sa Iriga, ni akusar, ni bias. Ay, sala. Nga, min kitang nagipractice sa media, puro kita ako personal biases. Di anaalin. Nagiging sa nang believable or credible na article mo sa pag-temper mo, pag-ibalansi mo niya na mga datos mo. Taarag ko, magsurat akong sa imong ika, bagadib. Ika, agko anomalia. Aso marin tabagang iyang agko anomalia. I will get your side of the story. Maski isi kung puput na yan mo ako. Or, di tanay kakuan, ta isi ko man eh. Ta kami mismo sa media, isi naman eh. Common sense kaya. Kinikanipipot na yan kaming mga taga-media, o maski ika, na yung pi-interview mo, isi mong pipot na yan, ika, isi ta eh. Common sense kaya aan eh. We had been gifted by God the faculty of common sense. Kaya maski sa dayagin, isi niyaan. Kaya, pidismiss ko ang mga biases an. Solamente mga pariyo ni Rani Gadon. Sisaya na mga respetado mo pala ng mga parasurat sa nasyonal at sa lokal. I only have 4. Si Mr. Obias. Editor, publisher editor ko ya sa The Paper News Magazine. Napundo na, tada kami sintabo eh. Amuan. Buhay papatiya. The others na mga nagraan na, si Paipidong, Fred Tria, Luising General, and doon na to si Chuamon Tularang. They were really good. Mga maray talaga. Sa national man, definitely si Louis Beltran. First editor of the Philippine Daily Inquirer. Kadakul. Sa international man, di ko mga bisto mga parasuratan to, pero nagitrabaho sira o nagtrabaho sira sa New York Times or the Washington Post. Apuera sa libel, hindi ka natatakot sa diri mong buhay ta ika nagisurat ning mga pagtuyaw sa gobyerno, lalong-lalo na didi sa lokal na gobyerno? Uno man ika ta matakot kin kaustuan na napisurat mo. Ta obligasyon ni sa siyudadano na magtuyaw. Kita bagang nibayad nin buwis para sila pagswilduan. Kaya obligasyon ta. Takin,
ang unang-una nagisurat niya. Yung mga tataong magsurat. Tadi man yan makasurat, yun di tataong magsurat. Number two, kin kaming mga tataong magsurat, matakot kami niya mga pananakot nila o harassments nila, sisay na pala magsurat, pabibuluan mo na sana sira, siram sana, ni manan pwede. Besides, you only live once, YOLO. Bakara yun mo, tanganing marumruman basagi kanya mga tao. Sagadi, di dapat mag-entertain na nasa da journalist nin, takot. Gusto api surat mo, nga natakot ka. Di pwede. Akin kuwan, pagparabubuli yun na sana palan kami, pagkuraon kina, matakot na iba, now you have no business being there. Hindi pwede. Kaya dapat, anasada para surat, you should have the moral courage. Kinuday kanyan, bay na. Bay na. Magkuha na sanay ka, maglug na sanay ka sa gobyerno, umaw surat. Aman, libre ka diyan. Di ba sangi ka diyan, makuhan? Malibel ta. Piumaw muna. Kasuan pa ikang libel. Kinikaw ungon, una na bintahi o disbintahi niya na social media sa pag-i-post niya ng mga artikulo ag mga isinurat mo. Ang nabintahi niya na social media is madali ma-spread. It spreads fast and wide. All over the world. Naag ko mga internet. Unlike kini ka na sa periodiko, na limited sana. Diyan sanaan, sa gadyo nakakakapot sana niya na periodiko, nakakukunin kopya, among nakakabasa. Although the assumption is, maski agbay sanang nakabasa, kinmayaman ikang kasuan libelo, pwede man, tasabihin mo na sanang, ay nabasa kwad to, maski hindi uman. Those are the disadvantages and advantages. Anak, advantage man niya na periodiko, ta hard copy, maski ka, kaya mong daral na ane sa bagay mo, dawa da internet, dawa ikaw da load, mababasa mo an. Pero limited, ana, very limited, ana, spread of the news. Limitado, bukong arin niya na social media. Although na social media naman ngawan, the disadvantage is lalo yung mga taong, yung mga trolls, yung pibayaran, agko na sila mindset na maski usto api surat mo, pagparabasyo ni kanap, fake news ngayon, fake news. Ngayon ako di man ako natatakot niya fake news, di man ako tataong magputnay. Speaking of fake news, very recent pa sana, agwi ka artikulo, manunungan na itong sa... Ayaw, conviction. Okay, conviction ni Consel Tabalde. Agko baga mga nagisabi na fake news ko na itong ipinagpaluwas mo. Abusero man si Tabalde. Yan yan, magsabi. Ano pala na itong desisyon nyo? Pero ito 8 pages ni Judge Dimabayaw sa RTC, Iriga. Are you telling me fake news na ito? Although pagkaintindi ko, nag-MRE, motion for reconsideration. Not so much on the decision itself, ha, Yukuan. Gusto niyang i-MR, you can pidad ta 2 million in one case and on another, 20,000 pesos. Pwede mo na ipaluwas na di patapos yung kaso. Amo bagang pisabi, nag-appeal pa man niya, dapat niya di na isurat. Nag-appeal niya, later part na, I was able to take hold of the decision before the time of the appeal. Pwede yan eh. Public record baga. Imanan, pwede. So speaking of that mga nakukumong informasyon, primero ato na nakita sa sources, ano, ako kaya mga nagisabi na di man nga ipinagisabi ni Ms. Bandillo a sources, ana dokumento nga minsan. Uno nga yung ebidensya niya, pwede mo daw matawan kami niya aning agbay na kapaliwanagan. Speaking of sources, na hindi mo ya, hindi naman ipisabi ang nangaran niya na source, piprotehir man naman na source naman. Pwede an? Yes. Yes. Allowed.
takin man naman i-expose, pwede man yang endangered, pwede man yang takuton. Di man anamon mo yang mabutang sa alangan na sa amon na source. Besides, yaga-yagaan mo na source mo. You have cultivated trust and confidence between me and the source. Tapos biglang rarautin mo, di na kunyan makakuku utro marita. Ah, di pwede. Una na sa imo masasabi niya itong pinag-amyendahan niya na sanggunian bayan sa rules na bagoy ka mag-privilege speech, tagwa di connection sa no, rights, o no? Bukod sa nanya media, hindi na lang bang Bill of Rights. Bill of Rights. Mag 3 days before, magpatood na unikag, taon mo na ninyo transcript or you prepared speech mo. Anong opinion, anong masasabi mo po niya? Pipasupog nira, sadiri nira, piaku nira, na yakasu mag-privilege speech, si kagawad no na to, all about the baliti. Di sira pinag-unga baga sira niya to ni Vice Mayor Balagut. Anybody who wants to ask questions, da basang nag-unga. Nga na embarrass sira. Ta pinagsurat ko baga niya tong the most incompetent SB composition since the birth of the local government code in 1991. Sa nga minuman, amo di man pinaka, as in pinaka maluyang. Nguan, going back to sa 3 days before, pinagbutangad to nira, tanganing makapreparar sirang mag-unga. Ay, di man ni ka dapat bagaan. Common sense, dapat listo ka. Uno po ang advice mo sana sa mga aspiring journalist o yung mga gustong magkukuning journalism, tanganing maging sirang efektibong para surat? First, dapat ka, magkupot na yun. Dapat ka, honest, ha? Honest. Although sa pagkaintindi ko ang pronunciation niya na honest, it's without an H. It is honest. Kaya lang ag ko mga nag-i-pronounce niya na honest ko no, habaan na. One, dapat ka honest. Takin ika na character mo is flawed, bae na tabi. Bae na ta. Kadipisil mag lugi ka dyan sa profesyonan na ika mismo, sa sadiri mo, di mo kayang maging honesto. And then you should have the moral courage. Ano moral courage saan? Attribute an niya pagka-honest mo. Otherwise, ta-na, an kayang skill, which is writing. Writing is a skill, ha? Huh? Madalian maturan sa pagpara-practice mo pagsurat. Madalian maturan. Pero kinda ika karakter, buka ika unisto, bay na tabi. Ta, kadakil mong ipapasubo na tao, pati ka. Pamilya mo. Pati ka mismo. Ana label mo. Pirming kasigurado. Pero kinika unisto. Buka ika si Pinocchio yun ni aba bagay talinga ayaw urong tani paraput nay. If you don't have the attribute abay Pinocchio nyan pwede ka diyan ta madali man sana kinagkoy ka passion nagkikapagkamuya sa pagsurat dawa da pirak maugma manaan ta baga na ba sa skill ani in your skill 5 W's and 1 H dapat ika para basa. You should read anything under the sun. Takini ka maluyang magbasa, bay na. Pati pagigibo pa sa nanya na sa da sentence, sa sakito ni ka. Tana, nakukultivar ana writing skills, kin ika para basa. Yung panahon ko niya tuting, pati tik-tik, ibasa ko, kinda na iba akong babasaan, ay, tapi anak niya nalawas. Ninsa da para basa, kinda na anything. Yung maski niya to, alin sa, yung sa tinapa, ta kinda na kita babasaan, ta da kita pambakalan ni, ay, di na, pibasaan. Yan. Magbasa. Yeah. Be a reader. Hindi ka da, di ka ni basa, bay na. Pati sa public office, kini ka di ni basa, di ka hilig magbasa, bay na. Ta, pirmi ka dyan, palpak.
Amo. Adi dyan sa Sanggunian Bayan. Ay, Jesus Maria. Tapos, magsabing, nga min, competent. O, oh, maging competent na ultimo niya na rules, di mga tatao. Tadi, manibasa. Pasalamat nga ni ako. I least expected, Councilor Nato, to be the paratuyaw diyan sa Sanggunian. Di, basa ako ni Pinsarta, iabagani, diyan man sana, tapos ni sponsor Roman, kino. Pero yung magtuyaw, di ako niya to ni-expect, uy, salamat sa Diyos, nagtuyaw. Tada naman kay ibang mituyawon, siguro kinag ko pa ibang magtuyaw, she would have kept her fucking mouth shut. Tada naman, di, naobligar niya so sa diri niya, na, tadiyan sirap ibayaran eh. Lambang kagawad, kinbagani, one independent republic. Obligado ka, yung interest nyo sa da grupo, maproteher mo. Going back ha, dyan sa interesan, sa mga environmentalists. Yung baliti, salamat, kikagawad nyo na to. Thank you very kindly. Miss Bandillo, baka pwede mong imbitaran na sa imong mga anang mga viewers tango anya mga susunod anya ding Bandillo News magin paunong maka-subscribe sa imong page. Sige po. Agwa ko captive audience. Nyadto pa. Di tabi ninyo paglingawan ana Bandillo News mag. I am very sure of it. Kadakultang matuturan. Hindi nakabasa yung iba, isabi ninyo, basahin. Takadakul, it is very educational. Pibuklat sa ito na isip. Nyan na Bandillo News mag. Nyan sa ito na derechos. All our rights. Sagad yung mga bago kong parabasa, isabi man ni tabi ninyo na ago bagong o what I say, ago interview anabuhi forum o Buhi Magazine ni Ting Villadares all about Bandillo and me. It's not all about me, although di mo man kaya pwedeng i-detach ana Bandillo sa sakin, ta daman dyan ibang isurat ako man sana. Ito na nasungan, ausad na naman na presentasyon sa Isyon Tadaw. Out pamanlugod na purutan taadi ning magkakanigong kabatiran, inspirasyon ag leksyon sa pagtubod na dapat uda ignoranteng buhi nun sa sadiri niyang banwaan. Sa arimansira sa kinabat. I-like ag i-follow ading sa ito na presentasyon didi sa Buhi Magazine sa Facebook ag Ting Villadares Channel sa YouTube. Magkiritan kita liwat sa otro Sabado sa parehong oras. Ako sa inyong lingkod, Ting Villadares. Diyos mabalo sa inyong pag-antabay ag suporta. Mapasaten man lugod ang bendisyon ning mahal na Diyos.